Nagsuka si Pangulong Marcos Jr. sa posibilidad ng pagdedeklara ng state of calamity para mabilis na matugunan ang mga problema sa pagkain sa bansa. At sang-ayon dito si Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGAP Party List, Representative Nicanor Briones. Ako sumasang-ayon ako na magkaroon ng state of emergency o state of calamity, kung ano man yan. Basta ang importante ay masolusyonan kagad ang mga problema ng iba't ibang sektor sa agrikultura. At yan, ayan, number one kailangan ay pondo. Kung ikay nagdeklara ng state of emergency, kagad pwede kang mag-set aside ng pondo at mabilisan mong ma-aksyonan yung mga pangangailangan. Batid ni Briones na alam ni Pangulong Marcos Jr. ang issue ng food security sa bansa, kaya't pinili nito na pamunuan ang Department of Agriculture para siya na mismo ang gagawa mismo ng mga kinauukulang aksyon. Maniniwala ako na gusto niyang malaman lahat kung ano ang kailangan ng bawat sektor sa dito sa ating bansa ng pagdating sa agrikultura. Malinaw na kaya siya ang humawak sa Department of Agriculture. Kita niya ang malaking problema ng sektor ng agrikultura at ang kakulangan ng pagkain. Nakikita niya na ang seguridad ng ating bansa ay nakasalalay din sa pagkakaroon ng sapat na pagkain. At kitang-kita rin niya na kulang sa pagkain, ang supply ng pagkain ng bansa, at makikita yan sa kamahalan ng mga bilihin. Sa ngayon, sumasabay sa pagtaas ng mga produktong petrolyo ang halaga ng mga pagkain, bunga na rin ng issue ng supply. Tayo kasi, sa ngayon, may mga kakulangan. Kulang tayo sa baboy, kulang tayo sa manok, kulang tayo sa itlog. At even sa isda. So, madalit sabi, asukal. Yan ay nangyari sa ating bansa, hindi lang naman isang administration, kundi series of administration na hindi pinahalagahan ang sektor ng agrikultura. Kulang sa pondong inilalaan para mapaunlad ang agrikultura. Sa palagay ni Briones, sa usapin ng paglalaan ng pondo, masasabing mas may mga bagay na ginagawang prioridad ang pamahalaan. Kaya't diin niya, isa sa mga ugat ng problema sa sektor ng agrikultura ay ang kakulangan ng sapat na pondo, at ang isa pang pinaghihimutok ay ang hindi maputol-putol na smuggling. Iyan ang unang dahilan, kulang sa suporta at pondo na inilalaan taon-taon para sa ating mga magsaka. Pangalawa, wala tayong proteksyon. Ang smuggling ay talamak dito sa ating bansa. Naghihirap na pang mga magsasaka dahil sa smuggling. Nawawalan pa ng pondo ang gobyerno na kung iyong makukulikta, ay sana'y may tutulong mo sa mamamayan o sa sektor ng agrikultura. Ang estimate natin, yung smuggling ng manok at saka baboy, siguro aabot na ng 10 billion a year ang nawawalan pondo. So, kung kasama pa ang smuggling ng bigas, ng asukal, ng gulay, ay talagang napakaraming pondo ang nawawala sa gobyerno. At napakaraming pinahihirapang magsasaka dahil dito sa talamak ng smuggling. Dagdag din sa kalbaryo ng mga nabubuhay sa agrikultura ang importasyon. Ang importasyon, sobra-sobra ang ini-import na produkto na hanggang sa nagkakalulugi yung mga magpapalay, magbababoy, magmamanok, yung magtutubo, nalulugi dahil sobrang importation. Samantala, si Senator Joel Villanueva sinabi na nakahanda siya makipag-ugnayan sa Administrasyong Marcos Jr. ukol sa pagdedeklara ng state of calamity sa sektor ng agrikultura. Anya, maraming mga katanungan na kinakailangan ng paglilinaw at sagot. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.